rin ligtas sa tigdas, maging ang mga matatanda. Kaya muli rin pong paalala ng Department of Health na magpabakuna kontra tigdas kahit yung mga nakatatanda. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Nagbantay sa anak na may tigdas si Arwin Irinco noon, pero ngayon, siya naman na naka-confine dahil din sa tigdas. February 11, nang iuwi ang anak mula sa dalawang linggong pagkaka-confine sa San Lazaro Hospital at ng araw ding yon, nagsimulang sumama ang kanyang pakiramdam at di nagtagal, naglabasan na rin ang rashes sa kanyang katawan. Kailangan mag-ingat lang kasi malakas yung tama sa Sa datos ng San Lazaro Hospital, 38 ang kaso nila ngayon ng mga adult patient o yung mga edad 19 years old pataas sa may tigdas. Malaking itinaas ito mula sa 4 na adult patients nitong February 5. Based just on San Lazaro stats, higher po older ang trend. Ito mga adults na po ito, no vaccine and they have had the measles when they were young. So ngayon lang po sila nagkatigdas. Sa buong bansa, wala pa rin nakikitang paghupa sa measles outbreak. Sa datos ng DOH, mula January 1, umabot na sa 9,267 ang mga kaso ng tigdas sa buong bansa. 146 na ang namamatay. Kabilang sa mga binabantayan ng Region 2 na nakapagtala ng 500% na pagtaas sa bilang ng mga kaso roon. In terms of absolute numbers, you have very, very few, relatively few cases. Although, ang jump in terms of percentage is noticeably high. I'm waiting for the regional director to formally recommend whether they should declare an outbreak, and if they do, it has to be only at the municipal level. Paalala ng DOH, ang pagpapabakuna hindi lamang para sa mga bata, kundi para sa mga matatanda rin. For those who are not sure of their immunization, sasabihin ng parents, hindi namin matandaan pero may bakuna ka, DOH advises them to have kahit one dose lang. Inaasahan ng DOH na aabutin pa ng dalawang buwan o higit pa ang measles outbreak, kaya patuloy na pinag-iingat ang lahat. Ivan Mayrina, GMA News.